Sino bang pastor ang humingi ng milyong-milyon sa kaniyang mga kaanib? Baka matandaan mo ang pahayag na ito. O, pag-isipan niyo mga kapatid, ah, baka gusto niyo ko tulungan. 20 milyon. Gusto niyo magtututuro ako ng tigitigisang milyon, 20 tao. Meron eh. Isang milyon kay kapatid na sali. Amen? Isang milyon kay kapatid na big. Dalawa na yun. Isang milyon kay kapatid na Celso. Ilan na? 5 milyon kay kapatid na Alfred. Ilan na yun? Wala na. Tamo kalahati na. 1 milyon kay kapatid na Lawrence. Ilan na? 9 na. 1 milyon kay kapatid na Gloria. Ilan na? 10 na. Tamo, dali. Sa personal. Kung gusto mo talaga na may debate, huwag kang magtago. Harap ka ng debate sa publiko. Sabagay, matagal na naghamon sa iyo ang Iglesia ni Cristo 1914, si Ramel Parva at ibang mga ministro, ngunit hanggang ngayon, hindi mo sila hinaharap. Sige, Josel. Naghahanap pa sa akin ng ano, ito, kasi testimony. Si Soriano kasi. Sunod sa atin sa YouTube channel. Sa pagkakataong ito, mga kapatid, ating sagutin ang matagal na ring tuligsa ni Eliseo Soriano sa mga aral ng Santa Iglesia Katolika. Kung matatandaan natin, sinagot sa YouTube channel ni Father Darwin Gitgano sa punto por punto ang mga iba't ibang isyu na matagal nang binatikos ni Eliseo Soriano ang banal na pananampalataya ng Santa Iglesia Katolika. Ang bilang ng hayop na isang tao na mangangaral na nagmimilagro na makapangyarihan sa buong mundo, anong bilang? 666. Kapapa lang nandun yan. At nang sinagot namin batay sa mga aklat na kaniyang ginagamit, yung mga aklat katoliko, at kami nga ay nagbigay ng challenge na ipakita ang naturang pahina. Ilabas niyo ang sinasabi niyo, videohan niyo ang sinasabi niyo na nobinaryo na aking Birhen Mariyang tagapamamagitan na merong 63 o manon na pahina, sapagkat ang original na nobinaryo na nandito sa ating kamay ay hanggang pahina 18 lamang. Ha? Sumagot naman si Eliseo Soriano. At ang sagot niya, abay, biglang nagalit. Pakinggan natin siya. Napakasinungaling mo, reverend ka pa naman. Ha? Sinungaling ka, reverend Father daw siya, anong pangalan nito? Paano? Bisaya ito eh. Babayan yata ito ng presidente eh. Napakasinungaling nito eh. Harap-harapan magsinungaling itong paring ito. Patunayan ko sa inyo. Reverend Father daw, sinungaling ka. Mga kapatid, napanood niyo po ang sinabi ni Brother Ili. Sabi niya, galit-galit siya. No? Naintindihan ko naman bakit siya nagagalit sa atin. Bakit? Truth hurts. Ang katotohanan ay pinakamasakit. Sabi niya, nang dadayo ka, nakakalat ka ng lagim, sinungaling, pakialamero, hindi ka na nahiya, niluloko niya ng mga katoliko. Ang kapal ng ano mo? Gusto mong kumita sa YouTube? Gusto kang sumikat?
nililigaw ninyo ang mga tao. Dapat ito ireklamo sa YouTube. So yan po ang mga personal na mga patutsada ni Brother Ili sa atin. No? Ano pong tawag dyan na argumento? Isa yung fallacious argument. Ano po ba ang fallacy? No. Fallacy, a failure in reasoning, renders an argument invalid. Naging invalid ang kanyang argumento. Hindi siya na-focus sa real issue. Ano po bang tawag sa fallacy na yan? Tinatawag po yan na ad hominem. Ano po bang ad hominem? An argument directed against a person rather to the real issue. Ang issue po natin dito, ang punto-punto na ating sinusundan siya, mga kapatid. No? So, gumamit siya ng personal attack. Bakit? Ang tipay sa katotohanan na ating dala. Hindi siya maka-debat nito. No? Sabi ni Elisio Soriano, bakit nilagyan ng versus father? Eh, hindi. Umano sila nagkita kahit kailan. At sabihin niyo ba, ba't ka nagagalit? Eh, galit ako talaga eh. Nalilitawin niyong nagdiskusyon tayo na hindi pa nga kita nakita sa buong buhay ko. Itong bisayang ito. Eh, ba't ginagawa niyo kung ganyan, ano? Pero may sagot diyan si Father Darwin Gitgano. Pakinggan natin si Father. Bakit po ginagamit ang versus? Nagdiskusyon ba kami? Meron ba kaming face-to-face na harapan? Wala naman. Mandadaya, sinungaling ikaw, Reverend. Maghanda ka ngayong Lunes. Handang-handa po kami. Pero, isa sa mga meaning, mga kapatid, sa versus, ating mabasahin ang dictionary, Brother Jando. Ano po ba ang kahulugan sa versus? As opposed to, in contrast to, against. So, karo-karo mga kaibigan, ano po ba ang kahulugan sa versus as opposed to? So, ginagamit natin Eddie Soriano versus dahil opposed yan sa ating doktrina. Bakit ginamit natin versus? In contrast to. Ang lahat ng niyang aral ay in contrast to us, against to us, kasalungat sa atin. Sa kaya nga, ginamit natin ang versus. So, kahit ang mga kaanib sa ating kapatid, Brother Ili Soriano, gumamit ng term versus. Kahit po, hindi sila nagkaharap face to face. No. Pakita natin, Ili Soriano versus Kibuloy. Ili Soriano versus Bo Sanchez. Kung nagkamali tayo sa paggamit nito, unang nagkamali ang kanyang mga membro. Ang sabi ni Elisio Soriano, yung video ay hindi para sa inyo. Baka nakalimutan niya. Ang palagi niyang tinitira ay ang simbahang katoliko. Ipunin niyo lang itong aking sinasabi. Makikita niyo yung totoo eh. Basahin natin yung libro, ang aking Birheng Mariyang Tagapamagitan. Basahin natin. Kapatid na Daniel. Ito po, may nihilob stat ni Artemio G. Casas at imprimatur ni Monsignor J. Jovellanos na nasa pahina 63. Kagaguhan niya, no? Meron bang pari kayong mga angas niya? Pati Papa sa Roma hinahamong ko. Meron bang pari kayong mga angas niya? Pati Papa sa Roma hinahamong ko. Meron bang pari kayong mga angas niya? Pati Papa sa Roma hinahamong ko. Sa palagi niyang pagtuligsa sa banal na pananampalataya ng Iglesia Katolika, ngayon lang nagkataon na sinagot ang kaniyang mga tuligsa sa ating banal na pananampalataya. Ngunit, ang sagot naman ni Mr. Elisio Soriano, aba, namimersonal na. Nagkakalat ng lagim sa internet, ng Brother Eli versus Reverend Father. Ganot ganito. Hanapin mo nga yun, ano? Versus daw sa kanya. Hindi kahit kailan di kita nakaharap eh. Ang sagot ni Soriano na umaatake personal, ito'y taliwas sa kaniyang pahayag na dapat
doktrina lang ang pag-uusapan, hindi ang personal. Pakinggan natin siya. Opo, ang aral lang aking gustong maitanyag. Itong ating mga katunggali, dinadala sa personal. Itong ating mga katunggali, dinadala sa personal. Itong ating mga katunggali, dinadala sa personal. Inyo pong napakinggan ang prinsipyo ni Brother Eli. Sabi niya, focus lang ako sa aral. Ang ating kalaban, focus sa personal. No? Yan ang sabi niya. At inyo pong nakita, walang dagdag bawas yan, mga kapatid. Pero, naging kasalungat ang kanyang prinsipyo sa kanyang sinasabi kagabi. No? Eh sabi ni Elisio Soriano, hindi umano siya galit sa amin. Ang sabi niya, pag pumunta kami sa kanyang naroroonan, pakakainin pa niya kami. At if free pa umano kami sa hotel. Baka pag nakita ko kayo dito sa Brazil, pakainin ko pa kayo. Libre ko pa kayo sa hotel. Nako, Elisio Soriano, yung kain na lang, wag na lang yung hotel. Sapagka machismis tayo ni Michael Sandoval at ni Jose Ventilacion. Eh, pakinggan natin sila. Meron siyang tanong na matagal na umano, hindi mo sinasagot. Anong ginawa mo sa hotel? Pakinggan natin. Ang nagtataguyod ng aral ng demonyo, kundi maging ang grupo ni Ginoong Elisio Soriano. Teka nga pala, naalala ko po. Di ba? Tama po, kapatid na Diyo. Naalala ko lang po, itong si Mr. Soriano, meron na po akong matagal na katanungan sa kanya nung narito pa siya sa Pilipinas. Nasa Brazil na siya, hindi pa niya sinasagot, kapatid na Diyo. Mukhang maganda yung tanong mo, kapatid na Michael. Pwede bang pakinggan yung magandang tanong na yan? Ano yung tanong mo kay Mr. Soriano? Oh, Mr. Soriano, maghuhukom na lang. Hindi ka pa sumasagot. Ang tanong ko sa iyo sa mga nagdaan, anong ginawa mo sa third floor ng Lucky Fortune Hotel diyan sa Naga City sa Bicol, dito sa bansang Pilipinas? Anong ginawa mo ron sa third floor? Ano? Ba't hanggang ngayon di mo sinasagot? Eh, iwan na po natin siguro yan. Siguro ay meron siyang magandang ginawa doon. Okay, yung kain na lang. Huwag na lang yung hotel, ha? At sabi ni Elisio Soriano, baka gusto kumita ni Father Darwin sa YouTube. Lang yan, itong Bisayan to, ha? Di ka ba natatakot sa Diyos niya na pinakapital mo ako para ka kumita sa YouTube? Kung sino man ang gumagawa niyang channel na yan, ang kapal niyo. Alam mo, kapatid na Ele, meron ng more than 10,000 subscribers ang channel ni Father Darwin. Pero hindi yan pinamonetized sapagkat para lang yon sa pagsagot sa mga tuligsa at para sa evangelization. Sabi niyo, ginamit ang video mo. Violation yan. It's not meant for you to use that. Tapajay, reklamo sa YouTube. Pinakapital ako para sila kumita. Hindi humihingi ng permiso sa may-ari. Sabi niya, wala daw tayong pahintulot na kunin ang kanyang video. No? At ang ating tanong naman, bakit naman? Kinukuha niyo ang video ni Bo Sanchez at saka ni Kibuloy. Ang tanong ko, meron po ba kayong pahintulot galing sa kanila? Yan po ang simpleng tanong ko sa inyo. No? So, kayo na po ang unang gumawa nito. Nagre-response lang kami base sa inyong mga ginagawa. Tulad ng paggamit mo sa mga video na tinuligsa mo, humihingi ka ba ng permiso sa may-ari? At sabi naman ni Elisio Soriano, humanda daw kami, babalikan niya kami. Kung loloobin ng Diyos, buhay pa ako. Sana kung loloobin niya, masagot ko kayo. Mali. Sa tagal ng panahon na inaatake mo ang Santa Iglesia Katolika, ikaw ang binalikan namin. Kaya dapat sagutin mo, hindi personal, batay sa doktrina na isyo. Opo, ang aral lang aking gustong maitanyag. Itong ating mga katunggali, dinadala sa personal. Itong ating mga katunggali,
dinadala sa personal. Kung gusto mo talaga na may debate, huwag kang magdago. Harap ka ng debate sa publiko. Sabagay, matagal na naghamon sa iyo ang Iglesia ni Cristo 1914, si Ramel Parva at ibang mga ministro, ngunit hanggang ngayon, hindi mo sila hinaharap. O sige, Josel. Naghahanap pa sa akin ng testimony. Si Soriano kasi, yung grupo at saka si Josel Malyarin, tinanggap yung hamon mo kapatid na Ramel. Sige. Ang sinasabi ganito, magpakita ka raw ng otorisasyon na nakalagda ang kapatid na Iranyo Manalo dun sa sulat na yon, na pagka natalo ka sa diskusyon, kapag natalo. Parang matatalo talaga. Malabo yun, Eliseo Soriano. Pag natalo ka raw, nakalagay doon, tatanggapin daw ng kapatid na Iranyo Manalo na talo na rin siya at ang buong Iglesia ni Cristo. Reaksyon. Eto, Eliseo Soriano, call! Pag! Eto, ang mga kondisyon, sapagkat nangihingi ka ng kondisyon. Una, gagawin mo rin itong mga sumusunod. Ha? Haharap ka muna sa pre-debate conference. Sapagkat sa pre-debate conference, ano munang gagawin doon? Mag-uusap tayo, Eliseo Soriano, tungkol sa paksa. Ay, kalawa, gagawa ka rin ng kasulatan. Sapagkat hinihingan mo ako ng kasulatan, na nakalagda ka, ikaw mismo, na kapag ikaw ay natalo sa nasabing debate, o sa gagawing debate, hindi lang siya nakalagda, pati yung mga miyembro niya. Titigil ka na, Eliseo Soriano, sa pangangaral, sa radyo, telebisyon, at ititigil mo na rin yung panloloko mo sa iyong mga miyembro. Kung totoong gusto mo talaga makipagdebate sa Katoliko, mas mabuti siguro patunayan mo, harapin mo muna yung Iglesia ni Cristo na matagal nang naghahamon, ngunit hindi mo hinarap. O kaya magpadala ka ng sino mang pinagkakatiwalaan mo diyan sa siktang iyon at okay. Ipaharap mo sa magindoong diskusyon. Kami sa Catholic Faith Defenders handa kaming humarap sa publiko. Yung sa publiko ha, huwag magtatago sa loob ng estudyo. Publiko. Sa plaza. Debate sa plaza at hindi sa studio. Sabi niya, meron bang diskusyon na kumuha lang ng kapiraso so sasagutin ng mahaba-haba? Meron ba? Meron. Yung programa mo, magtanong lang ng kapiraso, sasagutin ng mahaba na mahaba. Totoo po ba na si Cristo po ang nandatang ng Iglesia Katolika? At kung hindi po, sino po ang nandatang ng Iglesia Katolika? Alam mo kapatid, ang itinatag ni Cristo nasa Biblia. Ang itinatag niyang iglesia, kumpleto, pati tawag, pati pangalan, nasa Biblia lahat. Bawal dagdagan, bawal bawasan yung nasa Biblia. Sabi ni San Pablo sa mga Kristiyano, 4:6 ng unang Korinto, ganito. Ang mga bagay ngang ito, mga kapatid, ay inianyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apolos dahil sa inyo, upang sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat, upang ang sino man sa inyo ay huwag magpalalo ang isa laban sa iba. Ayon, sabi ni San Pablo sa mga Kristiyano, matuto kayo sa amin, huwag magsisihigit sa mga bagay na nakasulat. Kaya ang kailangan matutunan natin tungkol sa iglesia, lahat ng nakasulat. Sasagutin ng mahaba. Pero, nagtaka lang ako kay Eliseo Soriano sapagkat siya umano'y isang mangangaral na sasagot na hindi mag-iisip. Pakinggan natin siya. So, pag nakakita ka po nung mangangaral na kung sumagot, hindi nag-iisip. Pansinin niyo mga kapatid, kung tungkol sa mga tagapagtatag sa ibang mga sekta, ang dali niya makasagot kung sino ang mga nagtatag. Halimbawa, sa Seventh-day Adventist na itatag umano 1843. Nasagot yan Eliseo Soriano batay sa mga aklat ng Seventh-day Adventist. Sagot ako po sa inyo ng tapatan o prangka.
Unang-una, ang Iglesia Adventista, itinayo po ng babae. Babae po ang nagtayo. Labag po sa Diyos yun eh. Basahin po natin ang libro ng Seventh-day Adventist. Pakibasa kapatid na Daniel yung libro nila. Ito po, Seventh-day Adventist believe a biblical exposition of 27 fundamental doctrines, page 224. The gift of prophecy was active in the ministry of Ellen G. White, one of the founders of the Seventh-day Adventist Church. Ang nagtayo po ng Iglesia Adventista ay babae, si Ellen G. White. Kung sa Iglesia ni Cristo naman na itinatag ni Felix Manalo, aba, madali niyang masagot. Si Felix Manalo ang nagtatag batay sa secret registration. Pero pansinin niyo mga kapatid, pag ang Katoliko na, kung siya ay tatanungin sino ang nagtatag nito, aba, madali din ang kanyang sagot. Hindi niya alam. Pakinggan natin siya. Ang konklusyon ko, sino ba ang nagtayo ng Iglesia Katolika? Hindi ko kilala yung mga tao na yun, di pa ako buhay noon. Bakit hindi niya alam? Dahil hindi pa umano siya ipinanganak sa taong na itatag ang simbahang Katoliko. Bakit nasagot mo kung sino ang nagtatag sa Seventh-day Adventist at sa Iglesia ni Cristo sa taong itinatag ang natura mga sekta, hindi ka pa naisilang? Iglesia Adventista, itinayo po ng babae. Babae po ang nagtayo. Labag po sa Diyos yun eh. Basahin po natin ang libro ng Seventh-day Adventist. Pakibasa kapatid na Daniel yung libro nila. Ito po, Seventh-day Adventist believe a biblical exposition of 27 fundamental doctrines, page 224. The gift of prophecy was active in the ministry of Ellen G. White, one of the founders of the Seventh-day Adventist Church. Ang nagtayo po ng Iglesia Adventista ay babae, si Ellen G. White. Bakit? Kung ang simbahang Katoliko na, abo, hindi na niya alam. Yung relihiyon na yan, hindi ko kilala yung mga taong nagtayo. Hindi pa ako tao noon eh, 2,000 years ago. Ang konklusyon ko, sino ba ang nagtayo ng Iglesia Katolika? Hindi ko kilala yung mga tao na yun, di pa ako buhay noon. Ang hirap talaga, no? Ang hirap sagutin ang katotohanan. Magreklamo kang ipadelete ang video ni Father Darwin, sagutin mo na lang, harap. O kaya humarap ka sa isang maginoong debate, huwag kang magtago sa studio. Harap ka sa isang maginoong debate sa plaza. Pero hindi tayo magtaka mga kapatid kung hindi si harap. Sapagkat matagal nang may offer ang grupo ng Iglesia ni Cristo, ngunit hindi ka humaharap sa kanila. Ayag ka ba? Sabihin mo, saan tayo magkikita para sa pre-debate conference? Pag-usapan natin yung tema, dadalhin ko na yung otorisasyong sinasabi mo, may lagda ang kapatid na Iranyo Manalo, at yung papel, yung hinahanap namin sa'yo, kailangan din, naroon na, sa pag-aharap natin sa pre-debate conference. Magpasabi ka, Soriano, tumawag ka. 981-4311. Uulitin ko. 981-4311. Hihintay namin ang tawag mo para saan tayo magkikita para sa isang pre-debate conference kung talagang lalaki ka, Eliseo Soriano. Patunayan mo, lalaki. Meron siyang mabigat pa na binitawang salita para sa atin, sa grupo natin. Pakinggan natin siya. Ha? Ang kapal, harap-harapan, niluloko niyong tao, lalo na mga Bisaya, gising kayo. Diba yung sinasabi mong manuloko, yung mga pastor na ginagamit ang relihiyon at may mga negosyo? Diba yun ang sabi mo? Ipaalala ko sa iyo. Pakinggan natin. Ang kaligtasan dyan sa mga pastor nyo, walang alam sa Biblia yan eh. Mga bobo ang maraming pastor ngayon sa Biblia. Kasi walang karunungan.
Bakit magkakaroon ng karunungan na yung nakasulsak sa utak niya na pera? Lahat ng pastor na matakaw ng pera, tandaan nyo sa demonyo yan. Ngayon, kung galit ka sa mga pastor na may negosyo, sino ba ang may mga negosyo? O pakinggan natin ang pahayag mo. Ako, maraming kalakal. Ngayon, meron tayong piggery, meron tayong palaisdaan, meron tayong tindahan sari-sari, meron tayong tindahan ng feeds, may tindahan tayo ng tubig. Halos lahat ng kalakal, may restaurant tayo. Lahat ng pwedeng pagkakitaan, napsubukan ko na. May pahulugan akong panty, brief, medyas, mga sapatos. Lahat, alam ko yung ano yung negosyo. Miski ngayon naman, nakita nyo naman, di ba? May negosyo kong tubig, restaurant. Di ba may tubig tayo? Ewan ko nga sa inyo, bibirin lang kayong tubig, ba't ayaw pa kayo rito bumili? Di ba yung mga umiinom ng mineral water dyan? Dito na kayo bumili, tulong nyo na sa iglesia. Sino bang pastor ang humingi ng milyong-milyon sa kaniyang mga kaanib? Baka matandaan mo ang pahayag na ito. O, pag-isipan niyo mga kapatid, ah, baka gusto niyo ko tulungan. 20 milyon. Gusto niyo, magtututuro ako ng tigitigisang milyon, 20 tao. Meron eh. O. 1 milyon kay kapatid na sali. O. Amen. 1 milyon kay kapatid na big. O, 2 na yun. O. 1 milyon kay kapatid na Celso. Ilan na? Oh. 5 milyon kay kapatid na Alfred. Ilan na yun? 8 na. Tamo ka lahat, Ina. 1 milyon kay kapatid na Lawrence. Oh. Ilan na? 9 na. 1 milyon kay kapatid na Gloria. Ilan na? 10 na. Tamo, dali. Sino bang pastor na pag may nangangailangan takbo sa miyembro hanggang maubos ang lahat? Pakinggan natin ang pahayag mo. Bukulon sa kapatid na miding, tulungan mo ko kapatid na miding. O Bradeli, basagin natin yung alkansya. Binasan ang bayan sa radyo. Takbo ko sa kamagalang. Takbo ko kay kapatid na sinding. Takbo ko kay kapatid na blanca. Yun, mga takbuhan ko yan. Mga kaibigan ko yung mga yun. Si kapatid na sinding. Yung matay na yun. Takbo ko kay kapatid na boy, sunga. Yan. Kaya magkakamag-anak na sunga na yan. Eh ngayon, palaki ng palaki gawain, takbo ko sa kanila, Bradeli, wala na. Wala na. Naubos na namin ang kanilang kayamanan. Naisanlanan ni Blanca yung bahay niya. Wala na talaga sa ibna, sabi ni Sis Blanca. Ngayon, sino bang natutamaan ayon sa nakasulat sa 1 Timoteo Kapitulo 6, Versikulo 5? Ito ang sabi ni San Pablo. Mahilig din siyang makipagtalo sa mga taong baluktot ang pag-iisip at di kumikilala sa katotohanan. Ang mga taong ito'y nag-aakala na ang relihiyon ay paraan ng pagpapayaman. Ngayon, sino ba ang nagiging mayaman na sa relihiyon at ang daming mga alahas? Pakinggan natin si Elisio Soriano. Meron akong nakasanlang alahas. Halagang 4, halagang nakasanlan ng 4 na milyon. Ang halaga ho nun, nasa 12 milyon. Maririmati na. Wala akong hindi nakasanlan. Nakasanlan na lahat. Kaluluwa ko lang, ayoko isanla, no? Ito'y hindi personalan. Ito'y batay lamang sa pahayag ni Mr. Elisio Soriano. At kung gusto niyong makipag-debate o noong talakayan, gawin natin sa publiko. Sana'y sagutin mo punto por punto din yung mga sinagot namin tungkol sa mga tuligsa sa pananampalataya ng Iglesia Katolika. Salamat po mga kapatid. Hanggang sa susunod, sinagot lang natin ang inilabas na reaksyon
ni Elisio Soriano sa programang Punto por Punto kasama si Father Darwin Gitgano at mga kasama natin na mga depensor. Maraming salamat po.